Magsitayo po tayo. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming kasali ng langit, amang makapangyari. Panginoong Hesukristo, pagkananak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tunay na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ito lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang sirapeng sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako, ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at igagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimula ang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya
na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang kahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro,
Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay? Unang linggo sa buwan ng Pebrero. Kremo, nakatapos tayo ng isang buwan nang hindi natin napapansin, na hindi natin namamalayan. Sinisikap natin na magpatuloy ang buhay kasi yun ang nararapat. Marami tayong mga naranasang kabiguan, mga pagbagsak, mga kapalpakan sa buhay, pero kailangan tayong magpatuloy ng buhay. At sana po sa inyong pagparito ay makuha po ninyo ang kasagutan kung sakaling kayo po ay marami ng tanong sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Ano bang problema? Di ba kung tutuusin, ano bang problema? Magaling ka naman eh. Kaya mo naman. Matalino ka naman. Pero bakit ang daming palpak? Ang nangyayari? Yan. Tingnan natin, no? Suriin natin para pakasakali, ito yung maging kasagutan sa iyo po. At ibinibigay ng Poong Jesus sa Sareno ang kanyang mga salita para magbigay inspirasyon sa ating lahat. Sa kwento sa Ebanghelyo, nariyan po si Simon at yung iba pang mga kasama. Si Simon na sabihin na nating professional fisherman, mga batikang mangingisda. Alam nila yung mga sa tagal nilang nangingisda, alam na nila ang galaw ng hangin, galaw ng tubig. Alam na nila yan kung kailan maraming isda, kailan konti ang isda. Eksperto yan, kasama yung kanyang mga kasosyo. Di ba binanggit po doon, no? Pero sa pagkakataong ito, wala silang huli. Walang nahuli ni isa. Bigo. Kaya sabi sa kwento, nililigpit na nila. Inuhugasan na nga yung mga bangka at lambat. Kasi wala talaga eh. Nga. Walang huli. And then, dumating si Jesus. Nangangaral. Ibinibigay yung salita, yung mabuting balita. At marami, mas marami pa siguro dito, ang nag-uunahan, ang nagtitipon-tipon para lang marinig ang salita na dinuturo ni Jesus. Ano nangyari? Habang naglilinis, kasi wala eh, di ba? No? Walang huli. Anong gagawin? So, habang naglilinis, sinamantala ni Jesus na gamitin yung bangka na ginagamit ni Pedro. At sigurado ako, naririnig ni Pedro yung sinasabi ni Jesus. At kahit papano, nakuha ang atensyon ni Pedro at ng mga mangingisda. Niisip ko talaga eh, si Pedro lang ba yung walang huli? O si Pedro lang ba yung medyo sumuko na sa araw na yon? Kasi nung
Nasa laot na sila, sinabi ni Jesus, pumalaot tayo ulit. Meron pang ibang mga bangka eh, di ba? Pero yung punto dito, no, na sana matutunan natin, nang sabihin ni Jesus, pumalaot tayo, matapos siyang mangaral ha, pumalaot tayo, ihulog mo ulit ang lambat sa kabila. Nakukuha ba? Okay. Sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag kaming ng huli, pero wala. Ni isa wala kaming huli. Kala ko talagang aangal si Pedro eh. Pero sabi niya, pero dahil sa sinabi mo, sige, gagawin ko. Inihulog nga, ayon sa salita ni Jesus. Ngayon, sabi po, halos masira ang lambat, kung kaya't humingi ng tulong si Pedro sa ibang bangka na naroroon. At maging yung ibang bangka na walang huli, nabiyayaan din. Napuno din ang kanilang mga bangka na halos tumaob. Yan. Nakukuha po ang kwento? Yan. Kaya nga, baka po, kahit anong subok mo na, ginawa mo na ang lahat ng paraan na sa tingin mo, tama, mabuti, chinek mo naman lahat, pero bakit pumalpak? Bakit walang kita? Bakit bumagsak? Baka pinapaalala sa atin na, unang-una, ang galing mo, wala yan sa kalingkingan ng galing ng Diyos. At kailangan mong tanggapin yan. Pangalawa, huwag mo nang ipagpilitan na umaabot sa punto na nagmamataas ka. Tanggapin mo rin na mayroong magandang suggestions mula sa ibang mga kaisipan, mula sa ibang ulo, ang pwede mong subukan. Baka lahat kasi sinubukan mo ayon sa sarili mong paniniwala, ayon sa sarili mong galing. Meron din pwedeng mag-suggest. Baka gusto mong subukan. Ginawa mo naman lahat ng paraan ng ayon sa iyo. Ngayon, ito ang sinasabi ng Diyos. Subukan mo. Unang-una, walang mawawala sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ang nagsalita, magugulat ka sa biyayang darating sa iyo. Ngayon, sa tingin niyo, bakit hindi ka umaasenso? Baka hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Baka pinagsisiksikan mo, pinagpipilitan mo pa rin yung pamamaraan mo. Baka mamaya, baka pride na talaga yan. Masyado ka nagmamataas at sinasabi mong, ikaw yung magaling, ikaw yung expert, ikaw yung mahusay. Pero tingnan mo rin, umuubra ba? Kasi sinabi lang ni Jesus, di ba? Pumalaot tayo, ihulog mo sa kabila. Paraan ko naman, binigyan na kita ng pagkakataon sa paraan mo. Paraan ko naman, para lang ma-realize mo, ma-realize natin na wala tayo kung wala ang Diyos. At huwag kang magmamalaki sa kung ano ang nararating mo sa harapan ng Diyos. Kasi wala ka dyan sa tagumpay na yan at lalong hindi ka magtatagumpay kung patuloy kang magmamalaki at magmamataas sa Diyos. Matutunawa tayong magpakumbaba at manalig sa mga salita
na ibinibigay ng poong Jesus sa Sareno at tsak, aasenso ka. Ano man ang biyaya na iyong matatanggap, magagawa mo pang ibahagi ito sa iba. Amen? Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap, may sa buhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming mananalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan ay hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19, nang buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinig.
ginawa pa. Tayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang kariwan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa ulat, sa bilay ay nagpalakad. Iramay sa lahat. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
isa'y magalaw. Ganyan ang ating buhay, kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, away dumarating din upang ito'y batin at ito'y ating lutasin. Sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng ating buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang. Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin, huhulihin. Sitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos ring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makakamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumain niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesús Nazareno,